Dayuhang inireklamo ng pag-aamok umano sa Makati City na biso ng otoridad na gumagamit ng ilegal na droga kasama ang dalawang Pinoy. Tumangi magbigay ng paliwanag ang dayuhan habang isang Pinoy aminadong gumagamit ng marijuana. May unang balita si Bea Pinlac. Natigil ang inuman ng 47-anyos na dayuhang ito at ng dalawang Pinoy nang pasukin ng pulisya ang bahay nila sa Tejeros, Makati City kagabi. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng sumbong tungkol sa pag-aamok umano ng dayuhang suspect. Kalaunay na pag-alaman nilang gumagamit din umano ng ilegal na droga ang mga suspect. Talagang gumamit sila at nagsindi sila ng ilegal na droga doon sa bandang pintuan ng gate nila habang nagiinom sila. Nagpa-party-party sila. Nakatakas po yung isa. Kaya dalawa lang po sila nahuli. Isang sachet ng hinihinalang shabu, dalawang pakete ng umano'y high-grade marijuana at mga drug paraphernalia ang nakumpiska ng mga operatiba. Inaalam pa ang halaga ng mga ito. Hindi pa matiyak kung anong relasyon ng mga suspect sa isa't isa. Ang unang claim po nila, ang karelasyon niya po is yung foreigner. Ngayon, ang kiniklaim naman po niya, ang karelasyon niya ay nakatakas. Ang isa sa mga nahuli, 19-anyos na estudyante, aminadong gumagamit ng high-grade marijuana. Sa akin po talaga yun, hindi ko na po itatanggi kasi po nakita po yun sa kwarto ko eh. Kasi po meron po kasi akong goiter eh. Tapos nasubukan ko po, natukso po ako ng mga tropa ko po. Sabi niya, may isa pa umanong kasabwat ang dayuhang suspect. Meron pa po kasi sa isa pong kaibigan eh. Ayun po yung nagsusustento po ng bisyo niya. Ilang years siya nakulong sa US? 15 years daw po. Dahil saan? Dahil din daw po sa drugs. Ayun lang po yung sinabi niya. Napag-alaman naman ng pulisya na dati nang nakulong sa Amerika ang dayuhang suspect, kaya makikipag-ugnayan daw sila sa Bureau of Immigration. Sabi naman ng dayuhang suspect, I'm invoking my right to remain silent right now, so I'm finished. But just to clarify, were you involved in drugs back in the US? I'm not answering any questions. Nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga arestadong suspect. Tinutugis pa ang isa pang nakatakas. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.